Welcome back, kaibigan, sa ating pag-aaral ng Revelation of Hope, ang ating paksa, ang daigdig na darating ayon sa Apokalipsis. So, tingnan natin ito, kaibigan. Sabi ng Hebreo chapter 11, verse 16, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Napakaliwanag, kaibigan. Kaya sabi ng unang Korinto chapter 2, verse 9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kaibigan, yan ang naghihintay para sa iyo at sa akin. Mas malapit ang pagsasamahan sa langit, kaibigan. Kaya ang sabi ni Juan sa Apokalipsis chapter 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa galing sa langit mula sa Diyos. At ang sabi sa verse 2, at nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So dito, kaibigan, maliwanag na ang bagong Jerusalem, ang banal na lungsod, ay nakita na literal ni Juan, kaibigan, isang structure talaga sa langit. So sabi ng Apokalipsis chapter 21 verse 14, no, ito ang description ng itong lungsod na ito, at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. So dito, kaibigan, ang mga tagasunod na ito ni Kristo ay mga taong may kanya-kanyang kapintasan din. Pero ang kanilang mga pangalan ay nasa pundasyon ng banal na lungsod. Bakit kaya? Dahil ang gustong sabihin sa atin ng Diyos ay kung kaya nila, kaya rin natin, kaibigan. Kung sila ay maliligtas balang araw, kaya din nating maligtas balang araw sa pamagitan ng biyaya ni Jesus. So, ang sabi ng Apokalipsis chapter 21 verse 16, at ang pagkatayo ng lungsod ay paresukat at ang kanyang haba gaya ng kanyang luwang. Ang mithiin ng Diyos, kaibigan, ay makapasok dito ang pinakamaraming posibleng dami ng tao. Ibig sabihin, gusto talaga ng Diyos, kaibigan, na lahat ng tao hanggat maaari maligtas, mapunta sa langit at makapasok sa gintong Jerusalem. Sino ka man, kaya mong makapasok sa isa sa pintuang iyon, kaibigan. Kaya ang sabi ng Apokalipsis chapter 21 verse 16, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat 12,000 stadya ang haba, ang luwang at ang taas nito, magkakasukat. Yan, kaibigan, ang description ng Biblia dito sa bagong lungsod sa gintong Jerusalem na nasa langit. Kaya sabi ng Apokalipsis chapter 21 verse 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng nag-aaninag na salamin. Napakaganda, kaibigan, nitong bagong langit, itong langit na binabanggit ng Biblia. At ang sabi rito, may mga hayop pa ba doon? Ito ang sabi ng Isaiah chapter 35 verse 1, ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak gaya ng rosas. So ibig sabihin, ang langit ay punong-puno pala ng bulaklak. Ang kagandahan ng Eden nung nilikha ito ng Diyos, kaibigan, sa panahon ni Adan tsaka ni Eva, ay ibabalik yun ng Diyos na andun sa langit. Ano ang magiging physical na kalagayan natin sa bagong lupang iyon? Ano kaya? Abangan mo, kaibigan, napakaganda ito. May plano ang Diyos sa buhay.